na makawali na as a young teacher. Salamat po dahil kayo no, sa pagbiyahe na disiplina. Salamat din po sa paghatag authority na bisan ko na dili ko ngayon na wala ko po yung malibaray. Salamat din po kayo. Before the last of all, kaliho, manigyuta. So, pagkatao na kung media sa official, chapter 6, verse 11 to 18, sa ime, kung inyo na nakita, susulusan na ito sa basa. Ako, muna bigyan yung number 1, ako muna. Verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the evil. Verse number 12, verse number 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, stand. Verse number 14, stand therefore. Verse number 15, and your feet should shod with the preparation of the gospel of peace. Verse number 16. Verse number 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Verse number 18, mana na pagbasa, ready go. Pray always with all prayer and supplication in the Spirit, and watch in the unto of the Lord for perseverance and supplication for all things. Magampo ka, palayog po, pinungulo, pinung sinima ka. Ama, ngayon po, Lord, salamat is paggabi mo, kapag gino, na katagan po po authority na makawali at sa niyang preacher. Lord, kung magampo ka ng gino, empower niyo, kung ang Spirit, tagan po, magkaalam gino, sa pag-share sa pulong sa gino. Lord, kanina mo po, niyang po, ito kaya, salamatan, sa ngalan ni Jesus, amin. Amen. Yung mag-inipot na. Okay, yung mga sa verse number 18 mo, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all things. So, means nga, nag-ampo kanunay sa tanang pag-ampo o pangalimpo. So, nindo tuloy tayo kung kanunay itang mag-ampo bagay. Diyan, makita na ito nga. Kasi ito sa Ginoo kung mag-ampo lang nila. Our topic for today was all about why should we pray? Ngayon, kinahanglan nga mag-ampo ta. Hindi ko kaya nga, mag-ampo ka jawa-jawa kay bisan ko nakit trabaho. Mag-ampo ka, hindi ko kaya simple ka, hindi kaya ka sa disgrasya. Okay, number one, why should we pray? Dinato lang ay nangayan, kinakay doa ng musunod. Number one, because of the repeated command. Kay tungod sa balik-balik na subok. So, ang kanyang pag-ampo, subok yun sa Ginoo, yun sa 1 Samuel 12:23. Sa 1 Samuel 12:23. Yung dali, moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Tunindot yun ay kayong magampo ta kay tagaan ka sa Ginoo o maayo o mataro na dalan. Dito ibig niya dito sa dalan ng mo'y atong kapandulan kundi sa dalan na mo'y maglilit sa tuwang na maayo. Yun po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Hindi mag-ampo ka nga. Hindi po mag-ampo kayo wala sisising. Hindi mag-ampo ka nga. Wala yung nung. Hindi po kasabot na mag-ampo ka. Karo nung sa tanaw, pag-termin lang kang kapuko. Nag-ampo. Wakay yung munong. Nakatan ang gagpila katuloy. Kundi mag-ampo ka ng Lord kasabot, mag-ampo ka karo. Mag-ampo ka unya, mag-ampo ka ugma, usap man pa. Dili ko na yung pugot ang Ginoo na kita magsasalang sa Ginoo diha sa patulong sa pag-ampo. So, tumulong ka sa pag-ampo, magsasalang bigay ka sa Ginoo kay Ginoo na dili sa 1 Samuel 4:23. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Okay?
why should we pray? Number one, because of the repeated command. Number two, why should we pray? Because of the example of Christ. Kay tungod sa example ni Kristo. In Hebrews 5:7, yung diri, Hebrews 5:7, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death and was healed in that fear. So, kaya tungkol sa example ni Kristo, nito si kaya nga, bisan nga, happy na siya ilang sa, pero nag-ampog, yakon siya, salamat siya, na kumadaugon kayo, wag niyang kumatay nito sa cross, kaya tungkol, kaya yang dibayan na akong mga sala. Salamat yung kaya kung wala pa yung nagbayad sa tuwa karoon, ditagdanan ng mga tao. At ito, bibigay ka sa Iberno. Salamat kita kay nasa Kristo, andam na duwas sa itong mga sala. Why should we pray? Number two, because of the example of Christ. Okay, number three, why should we pray? Because of the early church. Salamat kita. Ganyan sa Acts chapter 1, verse 14. Sa Acts chapter 1, verse 14. These all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. So, nito kay Dereo, kaya nag-iusag yun ang pamilya ni Jesus Christ and si Mary, o yung mga iso, yung half-brother. Nito kay nani ko ba nga, kauban sa pamilya na ang alaga nila sa Ginoo. Nga kay pamilya nga, huwag naluwas na to. Pray lang din na ito, mamadala na ito. Hindi lang, magkampo ka, magkakaibwa, tuli. Magkampo ka na, nanabog kayo ba ito, siran ito mo sa kaluwasan. Naibwa ka, ay, bisan tuod ang mga Kristuhan mong sa una, padayong gihapon sila na nagkauyon sa ilang pagkampo, bisan tuod nga sila ginalutos. Padayong gihapon sila nagkampo, kay nano, bisa ginaloko sila, nag-ampo, ginagawin sila. Hindi. Nino kaya lang nilang nabukoy, di. Hindi kaya sila sa distrasya. Naiduwa ka, panuntihon. Unang panuntihon, why worry when you can pray? Nganong mag-uol mo ka nga, mag-ampo. So, kung mag-ampo ka, hindi gila ka mag-uol. Ay, mabalaka. Kaya mabalaka, ay, sala. Kung mabalaka po ka, kaya sa'yo kang matiguang. Di ba, hindi? Mabalaka ka mo. Sa'yo yung matiguang, dapat happy yung kanunay. Ikagawa ka ng tiyon, a prayerful Christian was a powerful Christian. Ang may nagtuon ng Kristuhanon, na imong gamhanan ng Kristuhanon. Okay. Why should we pray? Number one, because of the repeated command kay tungod sa ibalik-balik ng sugo. Number two, because of the example of Christ. And last, number three, because of the early church. Okay, mag-aampo kita palihog sa atong pagtapos karon. Palihog po, sinimulo, diyong sinimata. Amay mo ito ng Lord, salamat kay sinisay na yung pagod ka na ito mo. Isang tuog na ang buhay mo. Salamat yung ito kay yung mo. Lord, salamat kay karon mo na power mo ang Holy Spirit. O Lord, bless you know, ang kaduwang magbalik karong dino, nagaan magbalang dino, empower to the Holy Spirit. Ini ang akong yakin ko yan, salamatan, sa ngalan ni Jesus, Amen.